Ibig sabihin, hanggang doon ang lalagyan nila ng bakod. PMI colleges. Diba? Wala pa rin ginagawa na pagoda. May malaking bakanting lote. Ayun, naglalagay na ng mga barracks. Doon itatayo yung pagoda. Maliit na kalye. Ayan. Kumuha ng ano dito. Hagdan. Dahil pang ano dito gagawin. Patambakan pa sigurado to ng mga lupa. Masyado pa talagang mababa. Nag-dredge pa. Nag-angkita sa bayan ng Estero de la Reina Rehab at Agoda. Nandito tayo sa Carriedo Fountain. Sa kaliwa natin ang Santa Cruz Church na pininturahan. Bagong pintura na ito. Hindi gumagana ngayon ang fountain. Arco. Ito yung expensive art. Tara. Tara natin. Ginagawa pa lang dito. Mas malaking mercury drug. Signage ng Escolta Ferry Station. Ito. Las Marinas Street na. Ano na kaya ang bago? Hindi natin makikita dito merong harang yung mga nakapark. Sarado yung kayo sa kabila. Ito pala may ano. Ito pala oh. Meron pala ang dito. Merong bukas yung entrance. Nakalibutan na ng mga bakod. Sa kabila ang ginagawa na rin papunta ng Pelye Banco Nacional. Naglalagay na rin sila ng booster pumps at conveyors doon. Tingnan natin kung saan nakabukas. Nakabukas. Nakita tayo ng bukas. Wala pa rin landscape, wala pa rin mga halaman. Ganito pa rin. Alis na yung mga basura. Saan ang mga basura? Tanda dito yung hagdan. Yan. Mga Chinese characters. Maitim pa rin ang kulay ng tubig. Doon ang Ilog Pasig.
Diyan naman halos mga basura. Doon sa kabila, marami dating mga barong-barong yan. Wala na. Plain pa rin itong daanan. Hindi pa naglalagay ng mga granites na flooring. Maitim pa rin ang kulay ng tubig, pero wala na halos mga basura. May nagtililinis naman ng mga bayan. Meron doon eh. Panghakot. Ayan. May mga nakapaligid na gusali building. Yan. Merong PMI colleges. Ito pa. Wala pa rin ginagawa na pagoda. Ito na yung pinaka entrance. Malaking bakanting lote. Ayun, naglalagay na ng mga barracks, quarters na mga gagawa. Doon itatayo yung pagoda. Ayun. Ayun ito. Napalibutan na itong parte na ito. Hanggang doon. Sa Dasmariñas Street. Tapos merong bakanting isang span ng bakod. Hindi pa na dito naayos. Kailangan pang to, tambakan to ng lupa. Masyado pang malalim. Ayun ang panghakot. Dami na kumang basura doon. Baka kaya konti na yung mga basura na hakot na. Kung sana lang tumubo itong mga puno dito tinanim. Yun, merong yun pala, may maliit na kalye. Yan. Kumuha ng dito hagdan. Dahil pang dito gagawin. Patambakan pa sigurado to ng mga lupa. Masyado pa talagang mababa. Buildings. Sigurado to may mga dati. Mga street dwellers. Basta may bakanting lugar. Mayroong mga street dwellers. Ito pa yung mga ilalagay sa walkway, sa daan. Hindi pa na ilalagay. Nahinto ang paglalagay. Ito pa. Bakod pinaka-poste.
Umpisa na rin dito. Apwesto na yung mga ano, gamit, materyales. Minit na uli. Ayun pa rin, bumagsak na malaking puno. Mga nakapwesto na mga materyales. Puntahan natin doon sa Sabillo Padilla Street. Tingnan natin, meron din ginagawa doon. Buti pa dito, ang dami mga puno. Puntahan na rin natin to. Ibig sabihin, hanggang doon ang lalagyan nila ng bakod. Ang haba. Hindi ko lang kung natanggal itong isang ano, isang span ng bakod. Nawala. Hindi pa tapos dito. Meron siyang istorya bawat bakod o span. Iba't ibang istorya. Ito na, Sabillo Padilla Street. Traffic. Ayun, nadagdagan ng floodgates. Bukod sa naglagay ng mga booster pumps at conveyors, meron na floodgates. Ito kaya sabi na. Ay, may harang. May harang dito. Nag-dredge pa. Kapunta naman yan ng Ongpin Street. Wala pang ano dito, Linear Park. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hindi na yung naayos. Nasa ano naman tayo, Carlos Palanca Street. Ganito dito. Meron mga nagki-clearing pero bumabalik din lang. Napakaraming mga sasakyan. Pedicabs, tricycle. Ilalim na to ng Quezon Bridge. Maraming salamat po ulit sa panonood.